Ano ba talaga si Team Passes? Si Team Passes po ay... Attention passengers, we've now reached our destination. Hello guys! Welcome po sa Buhay Canada! Mga ka-team and welcome back to my channel Team Passes Vlogs. And for today's video guys, ayan. Ngayon po guys, hindi po ako magre-reaction video. So ngayon ang ating vlog ngayon for today's video is magpapakilala munang lubos si Team Passes. Sino nga ba si Team Passes? Ayan. So magpapakilala ko sa inyo guys kung sino ba talaga si Team Passes, saan planeta nang galing to, sino to, sino ba sino, etc, etc. Ayan. So ayan nga pala guys sa mga bago sa akin channel at ngayon pa lang nakapanood. This is Team Passes. Huwag mo kong kalimutang i-subscribe and mag-comment ka na rin, mag-like at i-hit ang aking notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos pa na i-upload. Yun. For today's guys, magpapakilala ko sino nga ba si Team Passes. Ayan. Si Team Passes guys, actually si Team Passes po ang totoo kong pangalan, hindi talaga Team. Ayan. Ang totoo kong pangalan is Junior. So June Passes. Ayan. So kasi guys, bakit naging Team Passes? Kasi nung gagawa kami ng YouTube channel, dapat talaga yung aming content is pang family. So kasi hindi naman palagi kaming gumagawa ng video yung family namin. So mostly ako lang talaga yung nagbablog dito. So yung TEAM na Team Passes, naging TIM. Diba? So naging parang Team, Team Hortons. Yung sikat kasi ang Team Hortons dito sa Canada. Ayan. So naging Team Passes hanggang doon ako nakilala sa pangalang Team. So tinawag na nila ako ng mga subscribers ko, ng mga friends ko sa YouTube, ng Sir Team, Kuya Team, Team. Kaya pinanindigan ko na kasi doon ako nakilala sa Team Passes. Ayan, diba? Yun, doon nagmula ang Team Passes, diba? And then nga, beside doon, guys, aside from that, yung aking YouTube channel, guys, ay talagang sobrang hirap ng pinagdaanan ko bago ko monetize. So, alam ito ng aking mga kapwa small YouTuber. Kung ano yung hirap na pinagdaanan namin bago kami na-monetize. Yan. So, yun, bukod doon, aside ulit, ayan, si Team Passes po ay taga Calaca, Batangas. So, ako po ay isang Batanggenyo. Meron po kaming 10 magkakapatid. Ang dami, di ba? 10 magkakapatid. Meron po akong kapatid sa labas. Hindi. Kapatid sa ibang, ano, sa ibang nanay. Kasi yung aking pong tatay ay, dati ay balo siya. Nag-asawa ulit siya. So, ang naging anak ulit niya, 5. So, bari, 5 kami dun sa, yung first batch ni tatay, first batch, ito, may batch. So, yung first batch, 5. Tapos yung second batch, 5. Pangatlo ako dun sa pangalawang batch. Ayan. So, 2 kaming lalaki dun sa sa batch namin, katatlong babae. Ayan. So, kami hiwa-hiwalay na ngayon kasi yung ako ay nasa Canada. Dito na ako naninirahan sa Alberta, Canada, sa Edmonton. Tapos yung isa kong kapatid ay sa Dubai naman. Ayan. So, yung iba kong mga kapatid, may kanya-kanya ng pamilya nasa Pilipinas. Iyon. Doon. So, ang nanay ko ay nasa Pilipinas ngayon. Mag-isa na lang siya doon. So, pumapasal pa siya na lang doon yung kanyang, yung iba kong mga kapatid pag may time. Diba? Kasi may mga busy din, may kanya-kanyang mga trabaho at may mga kanya-kanya na rin pamilya. Yun. So, yung nanay ko nga pala ay dati nandito sa Canada. So, ngayon, nagkaroon ng pandemic, hindi siya makabalik. Yun, nandun pa rin sa Pilipinas. Pero dapat matapos na to para makabalik na ulit dito si nanay sa Canada. Ayun. So, si Team Passes po ay dating empleyado po ito ng McDonald's Philippines. Ayan, dati po akong nag-work dyan sa McDonald's Lemery, Batangas, Balayan, Batangas. Napaduty rin ako ng Tagaytay. Ayan, so after ng McDonald's ko, ako ay nag-work naman sa Middle East, Saudi Arabia. Ayan, nag-work ako sa Saudi Arabia sa isang coffee shop. And then, saka ako nakarating dito sa Canada. Ayan, that time, single pa po ako noon. Ayan, single pa po ako nung nasa McDonald's at nasa Saudi Arabia. Ayan, may mga nagka-jowa lang tayo dyan. Shout out sa ex ko. Sana napapanood mo to. Ciao! Yon! So, ayun nga. So,
Yung misis ko nga pala, ayan, yung ako po ay married na, meron akong tatlong anak. Ayan, si Zian, si Ibo, at si Enzo, lahat sila lalaki. Ayan. So, yung naging asawa ko, guys, si Joyce Pasis, ayan, ay nakilala ko lang, alam nyo ba, guys, nakilala ko lang si Joyce sa sa Friendster, yan, shoutout sa mga may Friendster dati, diba, uso-uso pa yung Friendster, wala pang Facebook, nung kami nagkakilala ng misis ko, kasi mahilig talaga kung mag-online-online, diba, so, dati, ang lupit-lupit pa nung Friendster, kung natatandaan nyo, diba, may pagbubuksan mo yung profile mo sa Friendster, may mga music-music pa yan, diba, ngayon, wala na si Friendster, kasi, natalo na ni Facebook. Facebook na tayo ngayon, di ba? Ayun. So, si Team Pasis talaga, mahilig talaga itong makichika, makichismis. Ayan. Mahilig ako. Sabi nga, dati kasi mahihain ako. So, nung nasa McDonald's ako, nung bago ako, napaka mahihain ko hanggang sa kumapal ng mukha ko. Ayan. Talagang doon na-develop yung personality mo. Naging mabokan, naging maingay. Ayan. Kasi dati, guys, nung college ako, parang pangarap ko talagang maging reporter. Ayan. Pero hindi naman yung naging course ko kasi ang course ko is political science. Yun. So, hindi yung naging course ko. So, nung ako'y college, talagang sumasali ako sa mga audition, na mga teatro-teatro, kahit hindi ako marunong magsayaw, kahit hindi ako marunong, sige lang, go! Kasi ano si Team Pasis eh, subok to ng subok. Lagi kong lahat tinatry ko kasi parang pinakamoto ko. So, papaano mo malalaman yung isang bagay kung hindi mo itatry, diba? So, papaano mo may experience yung isang bagay kung hindi mo itatry, diba? Kumbaga, lagi mo try until you succeed, diba? So, tulad nitong YouTube, dati kasi hiyang-hiya talaga akong mag-YouTube. Yung aking mga video, parang hindi nila maintindihan, lalo sa pag-i-edit ko, minsan malakas pa yung background music sa boses ko. Di ba? Ganun naman talaga pagbago eh. So, until time, matututunan natin yung mga bagay na yan, di ba? So, sa ating bawat sa mga pagkakamali natin, doon tayo natututo, di ba? Tulad ng ex mo, di ba? Bakit ka iniwan ng ex mo? Yun. Kasi yung ex mo, eh, hindi pala loyal sa'yo. Boom! Diba? Hindi loyal sa'yo. Eh, pinagpalit ka. Yo, ito palit kasi may mas pera, di ba? Kasi mukhang pera. 'Yon. Eh nga, 'yon. So ngayon nga si Team Pass, humahaba na yung parang nawala na ako sa dito. Ina-explain. 'Yon, si Team Passes. Ano ba talaga si Team Passes? Si Team Passes po ay moody ako talaga, moody. 'Yan, minsan talaga parang mabilis akong magalit sa isang bagay na parang ayaw ko. Pag hindi ko nagustuhan 'yan, parang hindi na lang ako nagsasalita. Talagang mabilis akong magalit sa mga bagay na hindi ko nagustuhan. Yan, yun talaga yung ugali ko, pero pinipilit kong baguhin 'yan, 'di ba? So kasi bugnutin ba? Parang bugnutin ka, moody ka, yan ganoon ako eh, pero unti-unti kong nababago 'yon. Lahat naman ng bagay ay nababago. Nung ako'y nag-YouTube channel, parang kasi napamahalan sa akin ng YouTube eh. Parang hindi ako mapakali or hindi ako parang wala sa sarili ko pag wala akong na-upload na video within nakalipas na yung ilang araw. Sabihin ko sa misis ko, ayan, na-upload na ako, wala pa akong bagong vlog. Ang hirap-hirap mag-isip ng content, 'di ba? 'Yun. So parang gagawa talaga ako ng way para ako'y makapag-vlog. Ganun si Team Pasis. Talagang hindi mapakali pagka walang bagong vlog. So ayun, guys. So eto si Team Pasis, ayan, talagang nakilala nyo as Team Pasis. Pinanindigan ko na yung pangalang Team Pasis kasi malay mo baka dito tayo sisikat sa pangalang sisikat, kala mo sikat na eh. Sisikat pa lang, di ba? So wala namang imposible pag ginusto natin yung isang bagay, di ba? So, ayun. So sa nga pala, guys, bago ko magtapos, ayun, sana ay meron kayong natutunong kaunting kaalaman about kay Team Pasis. Eto si Team Pasis, nandito sa Canada. So ang pangarap ko lang naman, guys, kung bibigyan ng pagkakataon, why not? Kung bibigyan ng pagkakataon na makilala sa YouTube, bakit hindi, di ba? So, kasi total, makapal na rin yung mukha natin, nawala na din yung hiya natin. So, pangarap ko lang talaga na makakulab din yung mga sikat na YouTuber sa Pilipinas, ay yung mga iniidolo kong YouTuber tulad nila. Yan, si nakakulab ko na online, si Miss Erica Embang. And looking forward na makakulab ko din si Lloyd Cadena, yung BNT, especially kay Aye, ayan. So, sa mga
sa mga iniidolo namin sa YouTube. Ayan. So, ayun guys, maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa aking saglit na video. 10 minutes video lang to guys. Ayan. 10 minutes na video ng pagpapakilala kay Team Pasis kung sino ba talaga si Team Pasis. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong pagsama sa aking vlog. At inuulit ko, this is Team Pasis. Ayan, kung bago ka sa aking channel, huwag mo kong kalimutang i-subscribe and mag-comment ka na rin, mag-like at hit ang aking notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos pa na i-upload. Bye-bye guys! Bye-bye!